Okay. So inakyat niya. Inakyat niya. Dala siyang lagari. Maganda yung lagari na to. Ayan. Nasampahan na niya. Baka masira yung mga flower cushion. Yung mga anuhan ng mga Okay. So kailangan mo talaga ng 7 knife o yung high pruner para hindi ka makasampa doon sa taas. Pero okay na, alam na nila kung paano siya kung tatanggalin yung mga gilid, ititira yung paakyat. Diyan talaga magbubunga eh. So konting bawas lang tayo sa taas, sa dulo. Konting bawas. Hindi mo naabot yan, akyat din. So mahirapan ka rin. So kailangan natin yung 7 knife. So ito na yung 7 knife oh. Yan. Huwag gumamit ka ng 7 knife. May slanting lang dito. Uy, huwag masyado. Sige. Oo. Dito pagili, ganyan lang oh, bilis lang. Hindi mo na kailangan akyatin. Yung mga pababa, sa mga sanga puputulin 'yan. Tapos papantayin doon sa taas. Ito lang gamit 7 knife. Okay? So ayan na po, binawasan na natin konti yung taas gamit ang 7 knife. 'Yun, ilid. Nakatayo na siya. In that case, wala pa siyang bunga, wala pang bulaklak, kaya pwede tayo mag-heavy pruning. Yung heavy pruning, isang beses lang yun sa isang taon. Kada May at saka June. Case to case. Depende kung katulad nito, pumunta tayo ngayon, nag-rehab. Nag-pruning, performance. Nag-pruning tayo dito, pumunta tayo, kaya heavy pruning natin lahat. Once and for all. So, ngayon ang simula nila, heavy pruning. Tapos sa susunod na taon, yun na susundin, yung May at saka June. Kasi established na yung mga sanga. Saka huwag din masyadong gupitan, kalbuhin. Kasi okay naman yung mga sanga niya eh. Okay?